Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Lumagda sa kasunduan ng deployment ng Filipino workers ang bansang Pilipinas at Czech Republic. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Sinaksihani na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Petr Pavel ang paglagda sa joint communique ng Department of Migrant Workers at Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Ang kasunduan ay para sa pagtatatag ng labor consultations mechanism para sa pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa nasabing European country. Gagamitin ang consultations mechanism sa pagtalakay ng labor issues at pagtiyak sa organisado at patas na recruitment ng Pinoy workers alinsunod sa mga batas ng dalawang bansa. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa desisyon ng Czech Republic na taasan ang kota para sa mga manggagawang Pilipino na papasok sa kanilang bansa simula sa Mayo. Mula kasi sa 5,500 itong Enero ay gagawin ng 10,300 ang taunang kota. Sa kasalukuyan, nasa higit 7,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Czech Republic. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino! Bumisita naman si Defense Secretary Teodoro sa Naval Facility sa Aurora upang tiyakin ang kontrol sa Philippine Rice. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Inaasahang mapalalakas ng security facility sa Aurora ang presensyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa karagatang sakop ang Benham o ang Philippine Rice. Ayon sa Department of National Defense, bahagi ito ng Comprehensive Archipelagic Defense na ipinatutupad sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ininspeksyon ni DND Secretary Gilbert Teodoro ang Naval Installations and Facilities Northern Luzon sa Bayan ng Kasiguran. Itinayo ito sa tulong ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority sa layong mapahusay ang pagbabantay ng bansa sa Philippine Sea. Nakipagpulong si Teodoro kay APECO Board Director Maria Cristina Suaverdes kung saan natalakay ang patuloy na kontrol ng bansa sa mga yamang nakukuha sa Philippine Rice. Kamakailan lamang nadiskubre ng Independent Maritime Security Analyst na si Ray Powell ang pagdaan ng dalawang Chinese research vessel sa volcanic plateau sa silangan ng Luzon. Bago ang pagbisitang ito ng kalihim, ipinoste na ng Philippine Navy sa Norte ang lead patrol vessel nito na BRP Emilio Jacinto para manguna sa seguridad hanggang sa Philippine Rice. Samantala, bukod sa Naval Detachment sa Kasiguran, sinilip din ni Teodoro ang Terminal Management Office ng Philippine Ports Authority. Nabatid na matatagpuan sa Philippine Rice ang iba't ibang mabubuting species ng isda na pinakikinabangan ng mga maing isda sa Aurora, Isabela, Cagayan, Quezon at Bicol. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino! Nakahanda ang bansang Germany na tumulong sa Pilipinas na mapalakas ang depensa natin at hukbong sandatahan maging ang sektor ng medical sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milly Borja. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Germany, nakipagpulong ito sa ilang mga business executives ng Airbus at Siemens para pag-usapan ang ilang mga hakbang o investments na handang itulong sa bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, interesado ang Airbus Company na tulungan ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kapasidad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas.
Isa na nga rito ang Re-Horizon 3, ang 10-year modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP para palakasin ang hukbo sa pagkakaroon ng mga makabagong kagamitang pandepensa. Matatanda ang nilagdaan ng Pangulo ang nasabing inisyatibo noong Enero bilang pagsagot sa Chinese aggression sa West Philippine Sea. Kaugnay nito sa pagpupulong naman kasama ang mga business executives ng Siemens Company, balak mag-invest ng kumpanya na magsagawa ng mga hakbang sa pagkakaroon ng cancer care solutions sa bansa. Sa pamamagitan ng local unit Siemens Healthcare Incorporated, isa na sa mga plano nito ang magpatayo ng mga Siemens Healthineers Training Centers para makatulong sa pagtugon ng problema sa aspetong medikal. Suportado ng PhilHealth ang planong pagpapatayo ng Philippine Cancer Center sa Quezon City. Layon daw nito na makapagbigay ng tulong at serbisyong medikal para sa mga pasyente sa kanilang mga karamdaman. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Suportado ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth ang planong pagtatayo ng cancer diagnosis, treatment, research, and patient support sa Quezon City. Sa isinagawang groundbreaking ceremony, sinabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na malaki ang suporta ng PhilHealth sa pagkakaroon ng magandang pasilidad at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, bibigyan din ng agarang aksyon ng mga nasa list of contracted partners kapag nagbukas na ang cancer center upang magamit na ang Z-Benefit Packages. Ang Z-Benefit Packages ay financial risk protection para sa mga individual na may malubhang karamdaman at sa mga nangangailangan ng matagalang gamutan. Bukod pa rito, nabanggit din ni Ledesma na malaki ang suporta ng PhilHealth na matulungan ang mga pasyenteng may prostate, cervical, colon o rectum cancer at acute lymphocytic o lymphoblastic leukemia sa pamamagitan ng Z-Benefit Packages. Inanunsyo naman ng PhilHealth na ang substantial expansion coverage nito para sa may mga breast cancer ay mula 100,000 pesos hanggang 1.4 million pesos. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Plano naman ng Commission on Elections na gamitin ang mga private establishments tulad ng mga mall upang gawing voting centers para sa darating na 2025 midterm elections. Ito raw ay upang maging mas komportable ang mga botante at upang mas mapabilis ang takbo ng botohan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Plano ng Commission on Elections na isagawa ang 2025 midterm elections sa mga private mall establishment. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng overcrowding tuwing araw ng eleksyon at pati na rin ang pinsalang na idudulot nito sa public facilities gaya ng mga eskwelahan na kadalasang ginagawang voting centers. Dagdag pa ng komisyon, kung sakaling pahihintulutan ng mga private mall na ipahiram sa kanila ito ng libre, mas magiging komportable anya mga botante dahil mas malamig doon, walang vote buying o walang karahasan. Sa kasalukuyan, ginagamit na ang 171 private mall establishments sa pagsasagawa ng voter registration na siyang magtatagal hanggang sa buwan ng Setyembre. Kung ito raw ay mapapatuloy, baka sakaling hindi na natin kakailanganin pang gumamit ng mga public facility. Paglilinaw pa ni Garcia, gagamit pa rin ang mga paaralan, barangay centers at iba pa para sa eleksyon, lalong-lalo na para sa mga malalayong syudad o komunidad. Pinangunahan ni Senator Bongo ang pagbubukas at pagpapasinaya ng 161st Malasakit Center sa loob ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bulacan. Ito na raw ang ika-apat na Malasakit Center na inihandog sa buong lalawigan ng Bulacan. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Laking tuwa ng mga Bulakenyo sa pagbubukas at pagpapasinaya ng 161st Malasakit Center sa loob ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi, Bulacan. Pinangunahan ni Senate Chair Committee on Health and Demography na si Senator Bongo ang inaugurasyon ng nasabing Malasakit Center. Ayon kay Go, ang Malasakit Center ay para bigyan prioridad ang mga may hirap na pasyenteng nais magpagamot at maibigay ang kanilang mga pangangailangan pang medikal. Dagdag pa ng Senador, magsisilbi rin daw itong one-stop shop para sa mga residenteng may hirap at indigents na isinulong niyang batas noong siya ay naging Senador. Pinasalamatan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernandez si Go sa suportang ibinigay nito sa probinsya na lubos na makatutulong sa mga pasyenteng nangangamba sa kakulangan ng kanilang pambayad. Ito na ang ika-apat na Malasakit Center na naitayo sa buong lalawigan. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para suportahan ang Malasakit Centers ay ang DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO.
Magandang balita para sa mga kasambahay sa Central Luzon. Epektibo na kasi simula April 1 ang taas sahod na 1,000 pesos para sa mga chartered cities at first class municipalities, habang 1,500 pesos naman para sa iba pang munisipalidad. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Milly Borja. Epektibo na sa April 1 ang aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Central Luzon. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, aprobado na ng Regional Tripartite Wage and Reproductivity Board ang wage order na nagtatakda ng dagdag 1,000 pisong sahod para sa mga chartered cities at first-class municipalities, habang 1,500 pesos naman para sa iba pang munisipalidad. Aabot naman sa 6,000 piso kada buwan ang minimum wage sa rehiyon sa pagtaas na ito. Samantala, isinumita na ang nasabing wage order sa National Wages and Productivity Commission para sa pagsusuri at pinagtibay naman noong March 12. Isinaalang-alang sa pagtaas ng sahod ay ang lumalaking pangangailangan ng mga kasambahay at ng kanilang mga pamilya, kakayahang magbayad ng employer at iba pa, kabilang na ang patuloy na pagtaas sa inflation rate sa bansa. Nanguna sa inilabas na ranking ng EduRank para sa best university sa Pilipinas, ang University of the Philippines Diliman ngayong taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tinaguri ang top university sa bansa ngayong 2024, ang University of the Philippines Diliman, mula sa inilabas ng EduRank na top 100 universities bilang best university sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Independent Metric-Based Ranking Organization na EduRank, nakuha ng UP Diliman ang 374 na pwesto sa pinakamagagaling na universidad sa Asia at pang 1,367 naman sa buong mundo. Ayon sa EduRank, ang pinagbatayan ng mga rankings ay mula sa pagkakaroon ng halos 9,000 scientific papers na nagkaroon ng higit 90,000 citations ng researchers. Dagdag pa rito ang dami ng academic publications, alumni popularity at iba pang pinagkukuhanan ng databases. Samantala, sinunda naman ito ng De La Salle University na ang ranking ay pang 507 sa Asia, Ateneo de Manila University na pang 565, University of Santo Tomas na pang 836, at UP Los Baños na pang 869. Kilala ang UP Diliman bilang isang mataas na universidad na mayroong mahusay na mag-aaral at isa rin sa nanguna noong nakaraang taon sa 100 Best Philippine Universities batay pa rin sa EduRank. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Para sa mga aspiring beauty queen, formal lang binuksan ng Miss World Philippines Organization ang application process para sa 2024 pageant. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating showbiz angel. Formal nang binuksan ng Miss World Philippines Organization ang application process para sa prestigyosong pageant ngayong taon. Sa post ng Miss World, nakasaad ang katanungang, "Do you have what it takes to be the next exceptionally empowered Filipina?" Dito maaaring sumali ang mga kababaihang nasa edad 17 hanggang 28, at least 5'4 in height Filipino citizen at isang Philippine passport holder, never been married at walang anak. Tatanggapin ang mga aplikasyon hanggang sa 12 ng Abril, habang ang finals naman ay kasado na sa Hunyo. Kung matatandaan, itong March 9 ginanap sa India ang 71st Miss World Pageant. Bigong makapasok sa top 40 ang pambato ng Pilipinas na si Gwen Furnell. Huling na iuwi sa bansa ang Miss World Crown noong 2013 nang magwagi ang actress host na si Megan Young. At yan ang The Better News. Ito bang ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang dagdag sahod na matatanggap ng mga manggagawa, partikular na ang mga kasambahay sa Central Luzon na nagkakahalagang 1,000 pesos sa kanilang buwanang sahod. Malaking tulong ito upang maka-adjust din ang kanilang kinikita sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa panahon ngayon. Dahil kasi sa inflation, hindi na sumasapat ang kinikita ng karamihan, lalo na ang mga nasa minimum wage earners, kung kaya dapat na sumabay rin sa pagtaas nito ang sahod ng mga kasambahay, maging ng iba pang mga manggagawang Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatiday, good vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw.
Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.